Okay, so what's up guys? Again, this is Sir Chan at your service and always happy to serve. Okay, so today gagawa tayo na isang video tutorial on how to use the Kotobi Author and on how to create an ebook and then kung paano ba mag-save ng ebook and then kung paano nga ba mag-share ng ebook through Messenger or through Google Drive. Okay, so huwag natin pahabain pa. Okay, so first thing that we're going to do is siguraduhin natin na meron tayong naka-prepare na topic or lessons na gagawa natin ng ebook. Okay, so in my case meron ako dito. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo. Okay, so ito siya. Okay, so is either naki-encode yan sa Word, PowerPoint or sa Note ninyo. Okay, so pwede yan, basta nandiyan na lahat. Okay, so ito yung gagawa natin ng ebook. And then meron na din tayong nakasave na mga images and then video na pwede natin gamitin sa ating ebook para maging interactive siya. Okay, so punta na tayo doon sa paggawa or pag-create ng ebook natin. Okay, so first is we are going to open our Kotobi Author. Okay, so in my case naka-open na siya. Okay, so yan. So, nakumpisa na ako. Okay, pero ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa step by step. Okay, so first, i-explain ko lang dito sa ating interface ng Kotobi, meron tayong file, settings, support, add-ons, bonus, and then help. And then dito sa may pinakababa niya is yung edit, customize, export, and then manage. Okay, so actually dito sa apat na to is that halos dalawa lang yung pwedeng, hindi naman pwede or sabihin na lang natin na dalawa lang yung madalas gamitin, which is the edit and then customize. Okay, so mabilis ang pagpapaliwanag. Dito sa edit, guys, dito tayo, pag nandito tayo sa edit, dito tayo gumagawa or dito tayo nag-edit, nag-input, nag-embed, nag-hyperlink ng ating mga content para sa ebook natin. And then dito naman sa customize, guys, pag-click natin siya, okay, so dito natin makikita yung preview or actual na itsura ng ating ebook pag ito ay atin ng na-save or na-publish. Okay, so meron tayo dito cover page yan. So papansin natin. Okay, and then dito natin titingnan sa may full view. Okay, pag naka-full view tayo, ibig sabihin buong ano yan, buong screen yan. Okay, pag desktop screen naman, makikita natin parang ito yung ating computer monitor is makikita natin yung ating ebook. Okay, so next is example ang phone natin is sabihin natin Galaxy S8. So click natin yan. So meron din siya. Okay, so ito siya yung Galaxy S8. Okay, and then sa mga phones kasi meron yung tinatawag natin na rotate option. Okay, so click natin yung rotate device para makita natin. Okay, so ganyan yung itsura ng ating ebook pag naka-rotate device. Okay, so ganyan. And then next, pag meron yan, marami. Pero huwag kayong ma-confuse kung itong mga nandito na phones is siya lang yung required or siya lang yung pwede na gamitin pag mag-view tayo ng ebook sa ating phone. Hindi po. These are examples lang po. Okay, so balik na tayo doon sa ating full view. And then balik tayo doon sa ating edit. Okay, so yan. So, dito tayo ngayon sa may gilid. Okay, so kung papansin natin, meron tayo ditong new, meron tayo ditong open, kpub 2 or epub. Ito yung file extension ng ating ebook pag atin nang na-save. Meron tayong save, meron tayong save as, meron tayong import PDF, meron tayong import EPUB, and then meron tayong import .docs, docs, and then meron din tayong import HTML. Okay, so yun tayo ngayon sa may book title. Okay, so ang nilagay ko na book title natin is the basic parts of the computer, which is yun yung nasa cover natin, basic parts of the computer. Okay, so yeah. Next is itatype lang natin dyan or is either ipipaste. Okay, so ang ginawa ko kanina is eto, in-highlight ko lang and then control C, balik tayo doon sa ating Kotobi and then control A, control V. Okay, so yan yan. So para mag-paste siya. Okay, so again ulitin natin, delete natin yan and then balik tayo doon sa Word. Okay, ito i-highlight natin yung title,
Control C, balik tayo sa Adobe, and Control V. Okay, so ganun lang po kasimple. Okay, so mostly ang gagawin natin dito sa Adobe pag tayo gagawa ng ating ebook is copy-pasting lang. Okay, so copy-pasting and then inserting image. Kung kabisado nyo yan, especially pag tayo gumagawa ng mga ano natin, presentations natin sa school pag tayo nagtuturo. Okay, so ito yung ginagawa lang natin is copy, cut, paste, and then insert. Yan lang. Insert image, insert video, insert shapes, yan. Okay, so halos ganun lang din yung gagawin natin. Okay, so next is the book manager. Sa book manager, ang book title natin is automatic is the basic parts of the computer. And then the author, ako, itatype nyo lang din naman yung pangalan ninyo dyan. And then, wala na kayong ibang babaguhin dito. And then dito sa may description, pwede tayong mag-type dyan. Yan. So, this ebook is all about the basic parts of the computer and other peripherals. Yan, yung tinype ko kanina. Okay, and then click OK. Next na tayo, wag na yung file manager. Dito na tayo kagad sa may chapter. Okay, so yung new chapter, wala yan. Ang new chapter, pinipindot lang natin pag gusto natin mag-add ng another chapter or another page sa ating ebook. Okay, so yan. Next is, dito tayo sa may mga baba. Okay, so kung papasin natin, meron tayong apat. 1, 2, 3, 4. First is the cover page. Second, introduction. Third is the basic parts of the computer. And then the last is assessment. Okay, so naka-highlight ng puti yung cover page. Meaning to say, nandito tayo ngayon sa may page ng cover page mismo. Yan. Page 1, ika nga. Doon sa may introduction, okay, so explain ko lang na mabilisan. Paano ko nga ba in-insert yung ating cover? Okay, so ang ginawa ko is, okay, so delete muna natin yan. Okay, so para, okay. Yes. Okay, so para, ano natin, umpisa natin. Okay, so dito tayo mag-i-insert. Okay, so mapapansin natin, meron tayong dito mga buttons. Okay, action buttons na kung saan pwede natin magagamitin. Okay. Meron tayong image, gallery, link, anchor, questions, video, audio sync, container, widget, equation, and 3D. Okay, so meron tayong image dito. Okay, click natin yung image. And then, mag-add tayo ng image. Okay, pagka-click ng add image, isanapin natin yung ating cover. Okay, so ito yung cover natin. Click lang natin yan natin. Open. Okay, so wala na tayo ibang babaguhin dyan. And then, click create. Okay, so yan. So, ganun lang kasimple ang pag-a-add ng ating image sa ating ebook. Okay, so pagpapansin niyo parang ano lang din siya, uploading ng picture sa Facebook or sa other social media natin. Okay, so ganun lang. Pindutin lang yung image, add image, and then pipiliin natin yung image na ilalagay natin, and then click open para mag-insert. Okay, so yan. So, flex natin yan. Okay. Next natin is punta tayo dun sa introduction. Paano nga pa mag-add ng chapter? Okay. So, ang pag-add ng chapter is ganito. Click lang natin yung new chapter. And then, pagka-click natin ng new chapter, is meron tayong makikita na dalawang klase ng layout. It's either flowable layout or fixed layout. Okay. So, sa kadalasan ginagawa natin pag tayo gagawa ng ebook is ang reflowable layout. Bakit? Kasi ang reflowable layout is flexible. Meaning to say, kahit na anong screen type ang meron ka, is either ang ginagamit mo is desktop, laptop, cellphone, or tablet, is mag-i-stretch siya doon sa kabuuan ng screen mo. Pag fixed layout kasi, is kung ano yung layout na ginawa mo, kung anong size of layout na ginawa mo, is ganun na siya, fixed na, kahit na ano pa yung screen type mo. Kung square man yung ginawa mong layout, sa fixed layout, is ang lalabas sa screen mo, sa desktop, sa laptop, sa tablet, or sa cellphone, is square. So meaning to say, may mga space na hindi siya magagamit, mayu-utilize. Okay, so doon tayo ngayon sa may reflowable layout. Okay, so click natin yan. Okay, so kung mapapansin natin, merong title chapter na sumingit doon sa in-between ng introduction at the basic parts of the computer. Okay, so ganun lang kasi. And then, dito na natin siya ilalagay yung mga content natin. Okay, so since tapos ko na siya, okay, so tatanggalin ko na lang yung untitled chapter kasi hindi naman na siya kasama. Okay, so tanong, paano ba mag
delete ng chapter or ng page. Okay, so ganito lang. May papansin tayo dito. Tatlo, hamburger. Okay, so meron tayong hamburger dito sa gilid. Okay, so ang gagawin natin dyan, kung papansin natin, yung cursor natin is para siyang nag-plus and then meron siyang mga arrowheads. Okay, so ang gagawin natin dyan is i-click natin yan. Okay, control, left click, and then drag natin pababa. Okay, so papansin natin gumagalaw siya. And then, doon natin siya ihuhulog sa may delete box doon or yung tinatawag natin na trash cans. And trash can, and then ilaglag lang natin. Okay, so delete chapter na siya. Okay, so na-delete na siya. Is the introduction. Okay, so ganun lang din. Image lang din yan. Same process. Okay, so paano nga pa mag-paste ng text dito? Okay, so ganun lang din. Okay, example. Alisin natin siya. Okay. Delete natin. Delete tayo dun sa world. Click natin yung basic parts. Yan. Highlight natin. Control C. And then balik tayo. Control V. Okay, so ganyan na siya. And then, pipindutin natin. Highlight natin siya and then justify natin. Okay, so yan. Stretch. Okay. So, ganun lang kasimple. And then, doon tayo ngayon sa may basic parts of the computer. Okay, so papansin natin yan siya. Okay, so ito ang tinatawag natin na gallery. Okay, so yan. So, paano nga ba gumawa ng gallery? Okay, so kagaya niyan. Click natin yung gallery. Ito siya mismo. So, i-delete natin siya. Delete natin. Okay, so dito mag-insert tayo ng gallery dito. Okay, click gallery and then images. Start your images. Yan. And then control A. And then open. Ito na siya lahat yung ano natin, images natin. Okay, so alisin na. Pangalan na natin ito. This is the webcam. Next is the keyboard. Next is the speakers, mouse, Wi-Fi router, printer, CPU, or the central processing unit. Next is the USB flash drive and then the monitor and then okay, so hindi ito kasama, so ang gagawin natin yan, alisin natin paano ba tanggalin yan sa ating gallery. Pero tayo nakikita ang minus sign dito, click natin para mawala. Okay, so wala na siya. Next is the compact disc. And then, pag napangalanan natin lahat is, i-click na lang natin yung create. Okay, so ito, meron na tayo. Meron na tayong gallery. Okay, so yan. So, pag ipipinto natin yan. Okay, so hindi natin, okay, so hindi nyo siya mapipreview dito. Ah. Dito sa customize natin siya makikita. Okay, so, ganyan lang siya kasimple. Okay, so ganun lang. Add text, copy pasting lang, ganun. And then, add image sa mga ito. Okay, next is ito yung sa video natin. Okay, so paano nga ba mag-insert ng video? Okay, so delete na muna natin. Delete. And then dito, mag-insert tayo dito sa end ng page natin ng video. Okay, so i-click natin yung video. Okay, so na makikita ninyo dito sa action buttons natin. Video.
Then dito meron tayong dalawang options, it's either video URL yung insert natin or add video clip. Okay, so sa video URL, ang gagawin natin dyan is ipipaste natin dito sa box dito yung link ng video na magagaling sa YouTube or other MP4 video link na magagaling sa ibang websites. Pero ang disadvantage nito is pag walang internet yung magbabasa ng ebook natin is hindi niya rin mapiplay yung video kasi nga nakarelay ito sa internet. Pero ang advantage sana nito is mas maliit yung file size na kalalabasan ng ebook natin pag i-save na natin kasi nga is hindi naman siya naka-embed sa loob ng mismong ebook natin yung video file. Okay, so since ang target natin dito is para maging interactive yung pagbabasa o pagbabrowse ng ebook natin ng ating mga learners especially, at hindi natin din ni-expect na lahat sila is merong internet sa bahay, kanyang-kanyang bahay nila. So ang gagawin natin is mag-add video file na lang tayo para sa ganun. Whether wala silang internet, mapiplay pa rin nila yung video na i-embed natin sa ating ebook. Okay, so i-click natin yung video, add video file, click natin. And then, hanapin natin yung video file na i-insert natin. Okay, so, Adobe. Diyan. Okay, so ito yung ating video file. And then, open. And then, click create. Okay, so ito na yung ating video file. Okay, so mamaya, pipili na natin yan. Okay, dito sa assessment natin. Okay, so dito sa assessment, so ang ginawa ko dito is nag-insert ako ng questions. Okay, so yan. So, papasin ninyo. Okay, so hindi ko na siya ulitin lahat. So, ang ulitin na lang natin is yung sa number 5. Okay, so pag kinlik natin ito guys, makikita natin is meron tayo ditong lapis. Okay, which is the edit. So, click natin yung edit. Okay, so ito na siya. Okay, so punta natin yung si number 5. Okay, so ang gawin natin kay number 5, ulitin natin. Okay, so meron tayo nakikita dito. Delete. Okay, so yan. So, paano kayo mag-add ng question? Okay, so, since yun ay single choice option yung ating question number 5, so, i-click natin itong single choice. Okay, so, meron tayo dito iba't ibang klase ng question. We have true or false, single choice, multiple answers, short answer, drag and drop, and separator. Pero mostly, ang nagagamit lang dito is the true or false, single choice, and then the multiple answer. Kasi yung short answer is essay naman yun. Medyo sa ebook, hindi siya ganun okay na gamitin. Kasi nga, magiging ano siya, objective. Okay, dito tayo ngayon sa, dito naman sa drag and drop, especially pag walang internet, is medyo disadvantage din. So, doon tayo sa talo. True or false, single choice, and then multiple answer. Okay, so, gawin natin is mag-a tayo ng question, which is single choice. Click lang natin yan. Okay, so, magkakaroon na tayo kagad dito ng number 5. Okay, so, doon sa enter your question, click lang natin. And then, punta tayo doon sa ating file. Hanapin natin si number 5. Kopyahin lang natin yung question. Control C and then Control V. And then dito, listen natin, and then number 5. Okay, yan na yung question natin, number 5. And then dito sa baba, meron tayong apat na options. Dito natin ipipaste yung mga options. Okay. Copy, Control C, Control V, Control C, Control V. Control C, Control V, then Control C, ulit, Control C, then Control V. Okay, so yan. So, ngayon magsiset tayo ng correct answer. So, kung papasin natin dito sa pinakatulong, meron tayong mga dots dyan. Pipindutin lang natin kung alin yung mga, kung alin yung tamang sagot o ano yung mga tamang sagot. Okay, so, ang sagot dito sa number 5 is the trackball. Okay, kasi meron siyang rotate freely. Trackball. So, i-click. Pwede natin kuwari. Ilipan natin yan. Yan. Okay, so, pili natin yung trackball. And then, every question, meron siyang 1 point pag tama yung kanyang sagot. Okay, so, papasin natin. Meron akong true or false dito. True yung tamang sagot. A yung tamang sagot. Okay, so, meron tayo dito. Okay, monitor. Ito yung multiple answer na tiyatawag natin. Ito yung mga tamang sagot.
Okay, and then meron tayong false and then the single option. Okay, so yan. So click, click na lang natin yung edit. Okay, so yan. So meron na tayo yan. Okay, ito na yung ano natin. Okay, so para makita na natin, doon na tayo sa may customize final natin. Okay, so dito tayo ngayon sa may sample na lang natin kasi phone. Okay, S7. Okay, pwedeng ganito, portrait, pwede rin naka-rotate. Okay, so yan. So, doon muna tayo sa may portrait. Okay, so yan. So, kung papansin natin, ito yung page 1. Okay, so, paano natin titignan yung page 2? Okay, so dito, titignan natin yung page 2 dito sa may taas yung hamburger. Click natin yan. Ito, click natin yung introduction. Ito na yung introduction. Okay, next is yan. Tingnan natin. Okay, so, papansin natin, gumagalaw. Ano? Okay, so, baba natin. Yan siya. And then yung video play natin. Okay, so nag-play yung ating video. Okay, so pause natin. Next natin, yung assessment. Okay, so try natin magsagot. Okay, true. Ito. Multiple pa to. Monitor, CPU, keyboard. And then true, and then trackball, and then submit answers. Okay, so meron tayo. You got 3 questions out of 5 correctly. Okay, so napakaganda nito. Okay, and then last is the last chapter. Okay, so wala siya. Okay, so pag dirotate naman natin, then cover page. Okay, cover page, introduction, the basic parts of the computer, ito siya, then the assessment. Okay, so ito siya. Okay, so punta na tayo doon sa edit. Okay, so paano nga ba ito ngayon isi-save bilang ating ebook para nang sigurado ma-share na natin sa ating mga estudyante. Okay, so ang gagawin natin is pupunta tayo doon sa my file. Okay, so file, tabi ng settings, click natin yan. And then may makikita tayo dito is save as. Click natin yung save as. Then, meron tayo dito basic parts of the computer, keypub. Okay, so hindi na natin yan mababago kasi yan na yung file na. Then, click lang natin yung save. Okay, so hintayin natin siya mag-save. Okay, so yun na siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon is i-minimize muna natin and then i-open natin yung Kotobi Reader natin. Kung mag-open siya. Tayo natin. Okay, try natin i-open siya sa laptop or desktop. Okay, na Kotobi Reader. Okay, and then mamaya try natin siya na papasa ko sa inyo guys, paan sa ganun is matry nyo rin ma-open. Okay, so clear list natin. Okay, so open EPUB file. Dito tayo mag-open pag sakaling laptop yung ginagamit natin as teachers. Open EPUB file. Click natin ang open EPUB file. Hanapin na natin yung EPUB natin na ginawa natin. Okay, so nandun yun sa may folder ng Kotobi. Kotobi. Okay, so ito siya. Click natin and then open. Try natin siya kung mag-open. Okay, so kung mapapansin natin, so successful siya, guys. Yan. Ito siya. Okay, so nandito rin, ano? May mga ano din siya, ano? Okay, so yan guys. So, tapos na yung ating tutorial on how to use and create a ebook from Kotobi Author. Okay. Thank you.